Wow, so handsome. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Sini. So guys, sobrang tagal kong hindi nakapag-film ng video. Pero sa pagkakataon ngayon, hindi ko palalampasin na hindi ipakita sa inyo yung product na na-discover ko. At syempre guys, as usual, gusto kong makita or makasama kayo sa journey ko. Journey talaga yun. Sa paggamit ko ng product na to, gusto kong makita nyo kung magkakaroon ng development sabay-sabay nating alamin. So, ang tinutukoy kong product is no other than... Think I'm losing my mind. Ang bagong-bagong Beauty Vault. So, ayan siya. Katulad ng nasabi ko sa inyo, nagamit ko na siya for 2 days. Pero nung nakikita ko kasi na ang ganda ng effect niya, gusto kong sabayan niyo ako para malaman niyo kung paano siya nag-develop, kung paano siya nag-re-react sa mukha ko, kung anong magagawa ng product na to sa mukha ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung laman niya. Siyempre, first, ito yung box niya. Ordinary box lang naman siya. And nakalagay dyan, Beauty Vault, Glass Skin Essentials, Premium Rejuvenating Set na siya, helps nourish and rejuvenate tired and dry skin, helps restore essential skin moisture, helps regain skin firmness, visibly repairs signs of skin fatigue, whitens your skin and helps to tighten skin pore. Sabihin, magandahan niya itong mga butas ng skin. Dries your pimple fast and assists in lightening pimple marks. Keep your skin smooth and blemish free. So, dun sa sinabi niya na dries your pimple fast, totoo yun. Kasi katulad na sinabi ko, 2 weeks pa lang ako nagamit. Ayan na siya. Siyempre guys, ang inaabangan niyo is kung magkano. Ito guys, ang SRP nito is 250 to 300, pero this one is nabili ko sa aking supplier na 210 lang. Kasi nung time na yun is on sale. So, ang laman ng 210 pesos is isang sabon. Yan ang ginagawa ko yung sabon. Hinahati ko siya ng 3 wipes. Alam naman natin na pag kojic soap is madaling matuka. And then, hindi mawawala ang toner sa mga rejuvenating set at ang whitening cream, nilalagay ko sa gabi at syempre sa akin. Kasi once na gumamit tayo ng rejuvenating set, kailangan huwag kakalimutan sa product. May araw man o wala, kailangan talagang gagawin ko ito tuwing umaga. So guys, wala rin siyang pinagkaiba sa mga nagamit na natin ng mga rejuvenating set before. Magsasabong tayo ng mukha after na rin papahit tayo ng toner, and kapag umaga, lalagyan natin po sa sunblock or sunscreen. And sa gabi naman, magsasabong tayo ng mukha, papahit tayo ng toner, and lightening cream. So, ganon. Every day, ito tayo sa kanyang siyang ilalagay sa sunblock sa mukha. This is our second day na paggamit. O nga pala, yung isang buong bulak, yung cotton ball, sinahati ko siya sa dalawa kasi masyadong makasal. So, ang tendency nung is nakapunta lang sa bulak yung gabi instead sa face. Sayang. Wala naman siyang pinag-try. Siguro mas matapang yun. Yung color niya is medyo yellowish. Ito mas matapang lang siya kasi ang ginamit ko dati, meron na rin akong review nun about sa Brilliant, di ba? Nagkaroon ako ng review nun. Every time nagagamit na ako ng Brilliant, hindi na ako natapang. Pero dito, unang araw pa lang kahapon, ramdam ko na parang magbabalat siya kasi medyo makapit. Ang Brilliant, wala na ako na nalagay. Nakapit or something na makakahilang siya. Pero parang ako matalo siya na lumibagay. Sa may mga black eye siya talaga. Siguro yun yung mga lumibagay na ano niya. Basta talaga. Pag nilalagyan ko yung mukha ko, kung tira, yun yung nilalagyan ko yung sila ko para siya na magibagay. Umaga pa ngayon, ang ilalagay ko muna is yung sunblock niya. Yung sunblock niya is ang nakalagay, tinted sunblock cream, SPF 45 siya. So, meaning, hindi siya katulad ng, ayan, may scooper siya. And, this one. Hindi siya katulad ng ibang sunblock na plain white. Siya is tinted. Ibig sabihin, para siyang liquid foundation. So, kasi yung sa Brilliant naman is plain white lang. As in, wala siyang, hindi siya tinted.
Yan. So guys, again, this is my day 2 using the Beauty Vault. So makaka-glass skin daw to. Tignan natin pare-pareho. Sabay-sabay natin malalaman yan kasi gagamitin ko to for 7 days kasama kayo. So again, see you tomorrow for my third day. Telling lies. Open your mouth. Bulaga. Ang galing ako na, ang papaganda. Bakit? Mahapdi siya sa liig. Sobra. Lala na pag pinagpapawisan. Wait lang. Guys, so today is my last day ng paggamit ng Beauty Vault. Guys, 7 days ko siyang ginamit, 2 times a day kasi morning and evening. So, eto na siya. Actually, parang yung rejuvenating toner niya is parang mga wala pa sa kalahati yung natira. So, ang tipid niya. Tapos, eto namang night cream niya is ayan yung natira. And then yung sunblock is yan naman yung natira niya. So, matipid siyang gamitin. Guys, syempre, ang sabon, ito naman yung natira. Yan. Pinapakita ko sa inyo lahat kung gano'n lang yung na-consume ko for 7 days. Yung resulta naman is, ngayon, wala akong nakalagay sa mukha ko. Nag-lipstick lang ako ng konti para naman kaaya-aya naman yung itsura ko habang nagsasalita at pinanonood nyo. But sa skin ko dito, wala akong nilagay. And then, ayan yung problema ko. Hindi siya nawala. Yung butas-butas, actually, hindi naman ako nag-expect na mawawala talaga yan. Pero yung mga dark spot, yan, katulad ng pimple mark, ayan, dalawa, hindi siya nawala. And then yung melasma ko dito and sa ilong, hindi rin siya nag-light. Dito rin. Ito, balat yan. So, for me, walang masyadong effect sa akin yung Beauty Vault. Pero nagkaroon lang ako ng glass kit. Tignan nyo. Diba? Wala akong mga nilagay-lagay kahit ano. Kaya pawis-pawis pa ako. And one thing more, kung maaalala nyo, yung first and second day ko naglagay, nagbalat siya ng konti. At ang habdi niya, pati yung leeg ko kasi nilalagyan ko yun. Kaya ang ginawa ko, hininto ko siya for one night, hindi ako naglagay ng toner para mapahinga yung mukha ko kasi sobrang habdi niya. Tapos the other day, nung naglagay ulit ako, hindi na siya nagbalat. Hindi na tumuloy-tuloy yung pagbabalat niya. Parang nung in-stop ko, tapos nilagyan ko siya ng sunscreen, okay naman siya, hindi na siya mahabdi. Kaya lang, nag-stop na yung pagbabalat niya. Mula nung nakita nyo naman, naglagay ako for 7 days, hindi na talaga siya nagbabalat. Wala nang pagbabalat na nangyari. Doon lang sa first and second day, nagkaroon ng pagbabalat. Kaya, yan yung naging resulta sa akin ng Beauty Vault. For me, ang Beauty Vault is, kung i-compare ko siya sa Brilliant, mas pabor ako ang Brilliant. And kung i-compare ko din siya sa Dr. Alvin, syempre mas pabor din ako sa Dr. Alvin kasi parehas-parehas ko na silang mga nagamit. So, Beauty Vault, halos kapareho din ang presyo ng Brilliant and ang Dr. Alvin. So, last option ko siya. And, hindi ko na rin siya papapatuloy gamitin. Kasi for 7 days, wala naman ako nakitang pagbabago. Lalo na yung mga dark spot ko. Ayan, ayan pa rin siya. Yung melasmang tumubo sa akin. Yung dati ko, yung mga pimple marks, hindi siya nawala. So, hindi ko na siya papapatuloy. Gagamit naman ako ng iba na naman. So guys, sana may natutunan ka sa video na to at may napulot kang aral kung gagamitin mo ba yung Beauty Vault o hindi, mag-aaksaya ka ba ng pera o hindi, sa'yo nang bahalang kumusga kung bibili ba kayo ng Beauty Vault or no. Okay? So for today's video guys, yan muna and thank you for watching. Bye-bye, keep safe! Subscribe and hit the notification bell.